Yan, so what's up mga ayudis? And hey, ito yung team Wild Drift natin. Okay, okay, okay. Hey, the Wild Drifters! Kasi si Boss Ray hindi yun sa dulo. Ha? Tara! Kuha ka na ng gloves mo. Ready ka na ba? Ready ka na, Boss Ray and Jay? Ha? Ha? Isang ang TikTok naman, wait. Give me sounds. I got what you need. You got what you please. Okay, so, baka na tumalo na si Choco doon. Choco, te, alam? So, ina, talong ka. Teka lang, pupunasan ko lang yung screen. Medyo malabo. Medyo malabo ba? O malabo na yung pagtingin ko sa'yo. Yes! So, we're ready to go. And so, ang discussion ngayong gabi is magkakaroon tayo ng apat na mainit na topic. Okay, pero bababa muna ako ng pool. Oh, shit! Okay, pag nabitawan ko to... Ha? Pag binasa mo? Oo lang. Lulunurin na kita mamaya. And, so lakad tayo sa pool ngayon. Dahan-dahan. Baka, uy shit, ang lamig pre! Ang lamig! Tool! Bago ko! So, ayun nga, uy putang ina, palalim ng palalim. And, ang pag-uusapan natin uy putang ina mo, Choco! Putang ina, parang Choco eh! Parang, ano ang tawag sa'yo? Choco eh! Masakit yun! Choco, lamig pre, putang ina. Di yata napasubo tayo. Taka na, di ko magsimulan yung topic! 2 minutes! So, may apat tayong i-address na issue tulad ng sinabi ko sa rin. Una, sino ang lilipad? Na player, ibig sabihin mo, wala sa MPL, dahil lilipad na siya. Okay. Alam ko eh. Ha? Alam ko. So, yun na nga, utang ina mo? Yun na, nag-post na siya ng flag papuntang ibang bansa. So, yun na ibig sabihin. Yan, which is si Peter Bryce. And, pakita mo dito yung in-status niya. Ayan, ibig sabihin lilipad na siya dyan guys, automatic. Malaking possibility na mawawala na siya sa Onyx. So, ang reasons kung bakit pupunta siya ng ibang bansa or lilipad na siya is basically I don't know. Pero, ang nakikita kong possibility is... regarding sa visa niya. Parang gano'n. Kasi, utang ano? Tama, splash effect nga itong ka. Splash effect, sige. Ayan, ang possibility na regarding sa visa niya kasi syempre natural American citizen ata si Peter Bryce, hindi siya Filipino citizen, so kailangan niyang bumalik para putangin mo kailangan niyang bumalik sa US para i-renew yung kanyang visa. Ayun, ayun ang tingin kong majority or baka gagawa na siya ng bagong team ulit doon kasama with mga Gosu, back to Gosu ulit siya with General, with whom hindi ko alam, pero ang lamig pre. Ang lamig ka. So, flash effect nga yan eh. Okay nang squash effect eh, oh. Flash effector. Flash defector. Proceed tayo sa pangalawang tanong. Okay, sa pangalawang tanong. Bakit nga ba hindi si Dilar? Ay, takina mo, cellphone ko. Bakit nga ba hindi si Dilar sa Aura PH? Okay, marami speculation nung una na si... BF Dilar. BF Dilar na ba? So, ipapalitan mo sa offline. Si UG. Tangina, post-for si Dilar. Tangina eh. Post-for na si Sumpak, guys. Tangina, pag pinirta niyo ako as post-for, ng diamante. Oo, okay lang. Okay lang, kasi kulit ng bato. Kukuha lang ng diamante. Tangina, saka yung ng diamante yan. Uy, tala ka. Kinakabahan ako, men. Alalim na, alalim. Butang na, parang may balyena sa likod ko. Dito tayo sa konting liwanag. Gusto ko na makita yung liwanag, men. Bago ka start yung kay Dilar. So, bakit nga ba? So, why nga ba hindi si Dilar sa Aura PH? Maraming speculation nga tulad nung una. Maraming parang in-insert yung picture niya na dalawa daw sila ni Benny. Pero yun nga ang problema, tatlo yung mag-offlane. Ang speculation pa nga nung una is Benny will go mid lane into Aura PH. Kasi nga, originally si Benny ay mid lane, okay? So, bakit hindi napunta si Dilar? Ito yung reasons niyan. Sa isang professional team, sa isang MPL na team, kailangan mo mag-retain ng 3 original players from the lineup para mabuo pa rin organization, para may stat pa rin sila sa MPL. So, sino-sino ba yung possibility na mawawala? So, as you mentioned before, si Wise and Venus mawawala. So, sino yung isa, men? Sino yung isa? So, ayaw nilang pakawalan si Dilar. Ang problema nga, guys, balik tayo dun sa unang topic kanina regarding dun sa visa issue na kay Basic. So, wala magagawa dun ang Onyx.
So wala magagawa doon ang Onyx PH. Kailangan talaga nilang pakawalan muna pansamantala at kailangan niyang bumalik sa US. Ayun ang sa tingin kong mga possibility men na kung bakit hindi pinayagan si Delar, kasi nga unang mawala si si Wise and Venus, ang kasunod naman nun is si Basic nga. Ayun. Notice sila kay Basic kasi men, yun nga kailangan niya sa visa, okay? So the option of freeing Delar is not available kasi wala nang matitira talaga. Ayan. So, good shit na yan. Ano. What are you doing? Patirador, ano na yan? Renador connection. Renadora. Ayan. So, papasok na tayo sa pangatlong segment na tanong. So, ano nangyari, men, sa Signal Ultra? Sino ang umalis? Sino ang papasok? So, ito, regarding sa aking sources, ha? So, Hades is, alam nyo na, parang papasok sa Aura as pinakita doon sa premiere video. Okay, si Hades na atang isa doon. Pero, pinakamaganda doon is check nyo yung profile ni Hades. Tignan nyo kung may picture sila kasama yung Aura. Or tignan nyo yung past result ni Hades. Tinuro ko naman sa inyo kung paano mag-check ng pro player ng kahit may high history. Alam nyo na kung ano yung bug doon, okay? So, check nyo na lang, men, kung ano yung result nila doon. Para magkaalaman na. Then, hindi pa 100% sure, pero nakita niyo yung nunal sa leeg daw. Parang kay Hades daw yun yung sabi nila. So, sige, kung mawawala na ng mid laner ang Signal Ultra, ano pa yung isang nawala sa kanila? Ayon sa akin source, Imba DJ will be going to 6-man or will be out or will be traded. Alin na doon sa tatlong yun, din natin alam. Pero for sure na mawawala daw ata sa main 5 si Imba DJ. Hindi ko alam ang reasons doon. Hindi niya binigay sa akin yung rason, pero yun lang ang sabi ko. So, without further ado. Oh, further ado. Ado kay. Choco the Choco. Ayan ang ina ko. Kalapangalan Choco. Then, without further ado. So, ang nawala sa Signal Ultra is the mid lane and the support. Tentenen. So, ano ba ang role ni Venus and ni Wise? Si Venus ay support, si Wise ay mid. So saan sila papasok, hindi ko pa alam. Pero alam nyo na ngayon kung saan sila. Eh, so we are now connecting the dots. At sabi pa, may nag-comment kanina sa live stream ko. Ang sabi na regarding daw sa sasasalihan ng team ni Wise and Venus ay... Taka na, ba't ganun yung camera? Maharas sa ano ko, kapugian ko. Ang sabi nila is parang nilipat daw sila sa isang champions team sa isang nag-champion na dati. So, so kung titingnan natin, ang mga nag-champion is Aether May Season 1, Brandy, ay, Signal Ultra Season 2, Archangel Season 3, Sunspark Season 4, Sunspark Season 5, and Brand Esports Season 6. So, automatic wala na Aether May, wala na Archangel. Okay, wala na doon. Out na natin yung option na yun. So, natitira pa is Signal Ultra, Brand Esports, and Aura PH. Aura PH is malit-malit ang chance kasi andun pa si Grid, andun pa si JP. Ayan, mabalik tayo. Wala tayo sa issue. Ito, mukhang tissue. Ayan, no? Choco the tissue. Choco the tissue. Malambot sa clutch. Ang daling pitasin ni Choco. Taka na pag ako kalaban ni Choco, ang pipitas ko talagi. Tangin na isang beses pa lang yung Choco, nagpakakampi ko nun. Tangin at... Pagka talaga nakaharap pa kita isa pa talaga Choco, sabi ko sa'yo. Durog ka na. Tapanain kita kahit nasa lugar ka. Ayun, mabalik tayo sa issue, diba? Ang natitira is Signal Ultra, Aura PH, and Brand Esports. So sa Aura men, andun nga si Great, andun pa si JP. Tapos alam, pumasok na nga yung rumors na okay, natin naman sa premiere ng video ng Aura, si Hades yun, saka si Benny Cutie ata. So malabo na dun si Wise and Venus. So, which leave us the remaining two slots. Ba't ako uminom? Natulala. Nakakadiri. Kain na. So, ano ba ginagawa mo? Ha? Ano ba ginagawa mo? Choco. Kain na mo. Tumatalisik pre. So, which leave us remaining guys na Signal Ultra and Brand Esports. So, alam nila makaka-champion na ng Brand Esports. The possibility na mag-change roster sila is zero. Slim to none. Okay, slim to none. So, which leave us to Signal Ultra na wala na kayo mid laner nila. And wala na din si Imba DJ! Pe.
So yun na nga, we have now concluded the plan. We have now connected the dots. Pupunta nga ba si Wise and Venus sa Signal Ultra? O magwa-wild trip sila, hindi natin alam. So stay tuned sa susunod nating vlog, okay? So yun na guys! So yun na, magsi-swimming na ako. At bahala na kayo sa buhay nyo. Pwesto ko lang ito na maayos. See you again on my next vlog. Peace out!